So, nung nakaraan nga, meron akong collab, tapos lahat ng to, binigay lang sa akin ng libre. Bali, ang mangyayari kasi kapag kaganoon, kukuha ka ng mga bagay na gusto mo, tapos magbibigay sila kung hanggang magkano tapos lang. Tapos magbabayad pa sila sa'yo in cash. Kaya nga, sobrang thankful ko talaga sa trabaho ko dahil doble-doble talaga kapag kaganoon. Ito nga, maliban sa oven toaster na kinuha ko, kumuha din ako dito ng non-stick pan. Pero nakita nyo naman na marami talaga akong kinuhang mga plato at pinggan. Ito nga yung mga pinggan na to, medyo malalim, tapos nasa 4 na piraso lang po to. At syempre, hindi naman mawawala dito yung mga mangkok. So, kumuha nga rin ako dito ng maliit na ice box para kapag ka nag-i-staycation kami, kasyang-kasya dito yung mga ice cubes. Nadala na talaga ako kapag ka umaalis kami, hindi kami makakita ng yelo. So, maliban doon, meron din kami ditong isang set ng mga baso. At syempre, kumuha pa ako dito ng another set, pero eto, malalaki talaga. Syempre, hindi namin yan gagamitin for everyday use dahil lahat ng to is gagamitin namin kapag ka meron lang bisita. At eto nga, kumuha na rin ako dito ng isang set ng mga knife. Napakarami rin namin ganito sa bahay, pero ayan, kumuha na rin ako ng dalawa. Buwan ko ba, doble-doble na yung mga gamit namin dito sa bahay, karamihan talaga mga nakatabi lang. Din ako dito ng dalawang lagayan ng tubig, tapos eto, another plate. Yung mga plato at pinggan talaga namin, dinamihan ko na para at least kapag merong mga nababasag, meron agad pang palit. At ang pinakamahal sa mga nakuha ko ay setong electric kettle, nasa 3,200 ata to. Hindi pa naman sira yung ginagamit namin ngayon, pero kasi medyo naglulus na. At syempre, hindi naman mawawala dyan yung mga salad bowl. Lagi talagang nagagamit tong mga to kapag merong mga bisita, lalong-lalo na kapag mga pasta, mga salad. Napakalaki talaga, sana nga maraming kinuha ko. So eto lahat ng nakuha ko sa collaboration na yon, tapos eto, meron naman sa akin ditong nagpadala ng isang parcel. Hindi ko din ina-expect na marami to, nasa 10 pieces na mga damit. Akala ko talaga nung una yung ipapadala, nasa 3 to 5 pieces lang, pero eto marami pala. Sobrang excited ko nang ipasuot kay Ella to kasi grabe, tignan nyo, napakagaganda. Bali, ang nangyari, 5 pairs kay Ella, tapos 5 pieces naman kay Kuya Maki. Yung kay Ella, mga sando na alter top, tapos merong mga skirt sa baba. Tapos etong pang-apat naman is dress siya na Minnie Mouse. Yung ba, akala ko talaga malaki kay Ella, pero nung sinukat ko sa kanya, saktong-sakto lang pala at eto talaga yung pinaka naging paborito ko kasi bagay sa kanya. Ito naman yung mga kay Kuya Maki, mga terno pambahay. Alam nyo ba, kapag ka sinusuot ni Kuya Maki itong mga to, sobrang bagay talaga sa kanya. Napakamachong tignan kasi medyo mataba nga siya. Favorite ko na nga pinapasuot itong mga to kapag ka nandito sa bahay lang kasi presko. Ito naman yung isa sa mga pinadala nila pang alis naman siya, na terno din na Mickey Mouse. 100% cotton, kaya napakaganda. And lastly, itong dinosaur na meron ding terno na pambahay din. Grabe, nagustuhan ko talaga lahat. Siya nga po pala, Little Miel po ang pangalan ng Facebook page nila. Doon kayo pwedeng mag-check out. At syempre, hindi naman pwedeng hindi ko yan ipapakita sa inyo. Kaya ayan, pinasukat ko na agad kay Ella pagkaligo niya. At syempre, si Kuya Maki, hindi naman yan papayag na wala siyang exposure. Kaya ayan, nagpaligo din siya sa papa niya. Tapos pinapakita niya sa akin yung suot niyang terno. Akala tuloy ng mga bata, alis kami kasi bago yung mga damit nila. Tignan niyo naman ang dress ng Ella. Grabe, bagay na bagay sa kanya. Parang sinukat yung size. Ito nga pala yung mga design sa malapitan. Napakagaganda lahat. Siya nga pala, brand new po lahat ng yan. 100% cotton din, kaya komportable kapag kasuot ng mga bata. Talagang presko. Kaya sa mga merong baby girl dyan at baby boy, pwedeng-pwede kayong mag-check out sa kanila dahil affordable lang yung mga tinda nilang products. Yung link ilalagay ko sa comment section.